Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga apa na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aalinin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagniniting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang niniti. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos ng mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayun din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Muli po, isang magandang gabi sa inyong lahat, mga kabarangay 274. Palapakan natin ang Panginoon. Sabihin niyo nga po muna sa katabi ninyo, mapalad ka. Pero bakit nga ba? So, kanina, bakit ka mapalad? Ha? Buhay pa. Na ilang taon na po ba kayo? 78. Gusto niyo pa ba umabot na 79? So, mapalad tayo sa gabing ito, sa pagtitipon-tipon natin halos. Ito to yung first time natin dito sa area nito, no? Kadalasan kapag palaspas ay nandoon tayo sa barangay hall ninyo. Pero gaya po ng paulit-ulit na sinasabi kanina, tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos at mapalad tayo dahil tayo po ay mapagkakalooban ng bahagi o relic ni San Nicolas di Tolentino. Si San Nicolas na nagiging gabay para sa ating pong distrito kung paano nga ba isipin ang kapakanan ng kanyang kapwa. Yung halos siya po ay hindi na kumain, maubusan na ng lakas para lamang makapagsilbi sa mga tao na higit na nangangailangan ng tulong. Sabihin nyo nga po ulit sa katabi ninyo, mapalad ka. Pero sana po sa pagdiriwang natin ngayong gabing ito, makita natin yung sinasabi ni Jesus na mapalad tayo. Mahirap po yung araw-araw na lang na nabubuhay tayo, gumigising tayo, ang nakikita natin ay yung wala. Diba no? Ang madalas nating makita ay yung wala. Pero yung naririyan, yung meron, hindi natin na-appreciate. Sabi nga ni Lola, no? Mapalad tayo, buhay pa tayo. So, hindi na, mahirap naman yung nabuhay ka, bukas gigising ka na naman, pero ang ugali mo ay reklamo ng reklamo at sasabihin mo naman na ang hirap ng buhay. Sino po ang nagsasabing ang hirap ng buhay? Wala na? So, maayos pala ang buhay. Lalo na dito sa barangay 274.
Pero para sa mga tao po na nag-iisip o naiisip nila na mahirap ang buhay, eh tingnan muna natin kung bakit nagiging mahirap ang buhay. Kasi sabi ni Jesus, mapalad ang mga aba, ang mga may hirap, mapalad tayo. Sabi, taas nga ang kamay ng mga may hirap dito. Pakatanggap nyo lang ng ayuda. Bakit mahirap na naman? Ha? Ubus na? Yan. Kaya maganda po na tingnan natin yung mga pag-uugali natin o yung attitude natin, yung pagtingin natin sa buhay. Kung bakit imbis na makita natin na mapalad tayo, ang madalas ay ang malas naman natin. O kaya, kawawa naman ako. Lagi na lang ganito ang buhay. Mahirap ang buhay. Mahirap ba talaga ang buhay? O pinapahirapan lang natin ang ating mga buhay? Kasi kung sabi ko nga kanina, no? Kung makikita mo lang sana kung ano yung meron ka, masasabi mo talagang mapalad ka. Sa ngayon po kasi, bakit natin nasasabi na kawawa tayo? Kasi sa mga pinapanood natin sa mga social media, sa mga ipinopost natin sa social media. Sige nga, ano yung pinakahuli mong post sa social media? May Facebook ba kayo? Mapalad kayo, wala kayong Facebook. Ah, mayroon daw. No? Kasi yung mga madalas nakatutok sa social media, kawawa naman ang mga yan. Lalo silang namumblema sa buhay. Kasi bakit post natin, maganda po na tingnan din natin, bakit ka nagpo-post sa Facebook o sa social media? Yung kinakain mo, yung binibili mo, yung pinupuntahan mo, hindi naman po masama yun, no? Pero maganda makita kasi titignan natin yung ugali natin eh. Kaya hindi natin nakikita yung ating pagiging mapalad. Pero bakit nga ba pinopost mo ang mga yan? Pinangangalandakan mo sa mga chismosa dyan sa internet? Ano ba? Para patunayan na kaya mo din? Na mayroon ka rin? Kasi kapag nagpo-post ka, mayroong ibang mga nagsasabi na, sana all. Pag sinabi kasing sana all, mayroong halong inggit. At kapag nainggit na, hindi mo na na-appreciate yung blessing na meron ka dahil ang tinitingnan mo ay yung kung ano mayroon yung iba. Kaya mamamoblema na naman ngayon ang mga magulang kasi yung mga anak, i-request na naman ng bagong cellphone. Huwag na kayo magsi-cellphone, ha? Ibaalik, father. Ha? Pera na lang, gamot na lang kesa cellphone, no? Pero, di ba po, kung hindi ko alam kasi tatang bakit pinapahirapan natin ang buhay. Okay naman na eh. Maginhawa naman sana. Pero, pilit natin pinahihirapan ang buhay natin. At kapag nakita natin mahirap ang buhay natin, lalo tayong lumalayo sa Diyos. Kasi ang pakiramdam natin, pinababayaan tayo ng Diyos, hindi tayo pinakikinggan ng Diyos. Tapos pag tumingin ka sa bahay nyo, bakit sila mayroon? Bakit sila mayroon? Sinong naiinggit kapag yung kapitbahay ninyo nag-abroad? Sino ang naiinggit kapag yung kapitbahay ninyo nag-outing? Sa either sa Boracay, Palawan, saan ba? Ba't di kayo mag-outing sa Baseco? Ha? At bawal na ba sa Dolomite? Dati kasi naliligo din ako dun sa Roas Boulevard, ano? Sino nakaligo sa Roas Boulevard? Ayan.
Ha, pwede pa yun noon eh, di ba? Oh, pwede naman eh. Nga lang, kaya nila na mag-Boracay, hindi nyo kaya ng budget. Pero pwede kayong mag-outing. Nagbibigay lang po ng example. No? Ano ba ba? Sige nga. Sino may mga cellphone dito? Mga cellphone. Wala bang signal dito? Yung mga bata, tinan nyo, no? May mga cellphone. Ano kayo? Nagtatrabaho na ba kayo? Para mag-cellphone? Hindi po masamang mag-cellphone. No? Pero, bakit magiging mahirap ang buhay natin? Sabi natin, hindi tayo maswerte, hindi tayo mapalad. Eh kasi, bata pa lang yan. Pero, ang mga cellphone, pang-empleyado na. Eh, para saan ba ang cellphone? Pag-communicate. Naalala ko tuloy, no? Naalala niyo po yung umpisa ng commercial ng cellphone? Sino yung unang gumamit ng cellphone? PLDT commercial yun eh. Naalala niyo pa ba? Hindi na. Ang cellphone para sa mga PWD. Kasi hindi makapag-usap. Iti-text. Hindi makapagsilita eh. So text, yun yung unang commercial ng cellphone. O mga PWD ba kayo? Kaya lang ngayon, wala. No? Kahit bata, high-tech ang brand o ang yan, pang video, pang ganun lang, pang picture. Pero magkano yan? Pag kung tutuusin, mayaman na kayo. Kaya lang, di ba, pilit niyong ipinataas yung lifestyle doon sa kapasidad ng pera ninyo. Ito yung pera ninyo, yung lifestyle nyo, ito. O kaya, di ba, nasasabi natin, mahirap ang buhay. Pero kung ito ang kapasidad ng pera ninyo, ibababa mo pa ang lifestyle ninyo, makikita mo, hayahay ang buhay. Hindi po nagkukulang ang Panginoon na magbigay ng mga biyaya sa atin. Tayo po ang nagkukulang sa pag-handle ng mga biyayang ibinibigay sa atin. O hindi natin na-handle yun. Sa mga nagtitinda po na narinito, kumikita naman araw-araw. Sa awa ng Diyos, kumikita. Yan lang. Kailangan natin tingnan. Kasi kahit ang pagtitinda natin, sinasabi natin, sayang yung oras, ba't ako magsisimba? Sayang yung oras. Sayang yung kikitain. Pero sa loob ng isang oras na nag-misa tayo, may nawala pa? O may nadagdag pa? Pero ano ang nawala? Nawala yung grasya na dapat natanggap nung ikaw ay dumalo ng misa. Sabihin mo nga sa katabi ninyo, magsimba ka naman pag linggo. Chairman Nad, magsimba ka naman, Chairman Nad. Hindi na kita nakikita, Chairman Nad. Naging chairman lang si Nad, no? Naging busy na, hindi na nakikita. Ano? Ano ba? Nakukuha niyo ba? Okay naman sana tayo eh. Kaya lang yung ugali natin, hindi natin makita-kita kung ano ang problema. Walang problema sa pera. Mayroon nga kayong ayuda. Tuwing kailan ba nalang ang ayuda ng senior? Nal? Every 3 months. No? Eh dati naman walang ayuda, nabuhay naman kayo, di ba? Ngayon may ayuda, kada tanggap ng ayuda, imbis na, thank you Lord. Ay, ito lang. Kulang na naman. Eh dati wala, pero ngayon may natatanggap, kulang na naman. Pwede alam ko naman kung bakit kulang, naipos na.
Nabawasan na bago pa dumating sa inyo. Nabawasan na. Kasi sila, kahit marami na, ang sinasabi pa rin, kulang. Kulang pa rin. Kaya, ayun, natutokso mag-corrupt. Kasi yung lifestyle nila, ang taas pa rin. Ano? Okay pa ba tayo? Tingnan niyo lang po, no? Kasi kailangan nating turuan ang bawat isa. Lalong-lalo na mga bata ngayon, no? Turuan. Matutong magtiis, matutong magpasensya, matutong maging masaya sa simpleng buhay. Simplehan lang natin at masasabi natin talagang mapalad tayo. Hindi sa kung ano yung meron, no, na ang meron ng iba, kundi sa kung anong mayroong ipinagkakaloob ang Diyos sa bawat isa sa atin. Huwag mong kaingitan ng iba dahil hindi mo alam kung anong pinagdaraanan nila. Hindi mo alam kung ano at paano nila nakuha yan. Lalong-lalo na, huwag kang maingit sa kung ano ang mayroon ng iba dahil hindi pa yan bayad. Ulugan pa yan. Kaya araw-araw, namumroblema yan, nakasimangot kasi darating na naman si Mekus-Mekus, wala pa yung pangulog. Pero ikaw, inggit na inggit ka, eh, di ba, wala kang utang. Yung iba, maraming utang. Magkakasakit lang tayo ng todo kung ganyan lagi ang ating magiging pag-uugali. Sabihin niyo nga ulit, mapalad ako. Mapalad ako. Ulit, mapalad ako. Mapalad ako. Kahit may rayuma, mapalad ako. Kahit na sardinas ang ulam, mga bata, mapalad tayo. Kahit tuyo, mapalad tayo. Kung ano man ang meron tayo ngayon, saan ka man, ano man ang estado mo sa buhay, sana po lagi mo rin masabi, makita na mapalad tayo. Amen?